You are watching Simping Clary. Hi, this is Simping Clary. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, alam ko naman, dahil kita-kita niyo may food sa harapan ko, pero this time medyo iba siya lang. Konti lang, very, very light. Kasi merong cooking mania na magaganap. Cooking mania! Hindi nga! Gusto ko palang i-shout out ang kitchenprincess.qa sa pagpapadala sa akin ng tocino, longganisa, at embutido. So, mamaya isa-isahin ko sa inyo yung kanilang mga prices. Pero bago ang lahat, paki-follow na sila sa kanilang Instagram account. Paki-follow din sila sa kanilang Facebook account. Okay. So, without further ado, simulan na natin to. So, nga pala, since nabanggit ko sa inyo yung mga food kanina, panoorin niyo tong clip na to kung paano ko pin-repair ang tocino, longganisa, at embutido. So, alam ko na ma-aware kayo kung paano luto ito. Pero ito yung way ko ng pagluluto ng trio na to. So, stay tuned and please keep on watching. So, yun guys, actually, nabili ko yung unang clip na nilagyan ko ng water yung tocino. So, ito na siya ngayon. Nilagyan ko na siya ng konting water and pakukuloan hanggang sa mag-dissolve na yung pinaka-water mo. So, as you can see, nagka-caramelize na rin yung water na nilagay ko doon kasi mahalo na siya rin sa flavor ng tocino. Kaya ko siya nilagyan ng water kasi mas maka-avoid na masunog yung tocino kasi nga mabilis lang siya masunog. And pakihinaan lang ng maigi yung stove niya. And ayan na siya. Naging golden brown na siya. Nilagyan ko na rin siya ng konting oil. So, ayan. Piniplate ko na siya as of the moment. And ayan na. Okay na siya. So, konting halo na lang yan. So, ayan na yun. Next, naglagay ako ng oil. And ito na yung longganisa. So, any oil will do. In this case, nilagyan ko siya ng olive oil. So, ayan na siya. Hanggang sa, ano lang to, continuous process lang siya hanggang sa maging golden brown. And, napakahinga lang talaga nung apoy niya. And nga pala, kaya ganyan na yung kulay. Kasi dyan din ako nagluto ng tocino. Kaya rabawag sa inyo. Kasi, ganun din naman yun. Ayan, okay na siya. Last is yung embutido. Pinitrito ko na siya isa-isa. In-slice ko na rin siya. And madali lang ito maluto guys. So, as in, bantayan mo maigi. As usual, mahina lang din yung apoy. So, ayan. So, konting halo lang. Huwag masyado halo and mang maigi kasi baka madurog. Ayan. So, antayin natin maging golden brown yung both sides pa. Then, maluluto na rin yun. So, yan. Sige lang. So, yan. Isa-isahin na natin siyang balik ko rin. So, ano. Pangali yan. Isa-isahin. Push mo yan, pe. Ayan. Effort siya, oh. Effort si Inday. Hindi, ikot. Sige pa. Multitasking. So, ayan. Pag nakita nyo nang ganyan yung kabilang side, so, it means luto na yun. So, kabilang side na lang na-attain natin ang maluto. So, ayan. Habang nag-i-effort ako na ikot-ikot, eh, ayan na siya. So, antayin lang natin siya ma-fry sa kabilang side. Then, good na yan. Ayan. Konti na lang siya maluluto na yan. Ayan. Totally nasunog. Actually, di siya sunog. Ewan ko, kita siya sa camera. So, ito yung tocino, chicken tocino, longganisa, and embutido. So, ayan siya. So, papartneran ko siya ngayon ng brown rice. So, ha. Kain na naman si Simpleng Clary. So, bago ang lahat, nga pala, tips ko sa inyo, kung napansin niyo yung clip ko na yon, low heat lang paglulutuin nyo tong mga to. Especially yung tocino and longganisa. So, nakita nyo naman yung way ko ng pagluluto doon. So, I hope nakatulong yun sa inyo. So, tikpan na natin ang kanilang tocino. Tikpan na natin siya.
Ayan siya. Sumahan na natin ang brown rice. Ayan. Lahatin ko na. Ayan, ilahat ko na siya. Ayan siya. Tikman na natin. Sobrang tender niya. Tapos, lalaban talaga siya sa kanin, guys. This time, hindi ito taste test. Since hindi naman ganun karami yung kanin ko and ulam yung nire-review ko, ubusin ko to. Para talaga pang malakasan yung verdict natin mamaya. Pasimple, gusto mo lang ubusin. So, kain muna tayo. Mamaya ko sasabihin yung overall verdict ko. Pero based sa expression ko, mukhang alam nyo na. So, tikman man natin yung longganisa nila. Ayan. So, hindi sunog. Kita nyo siya kung paano ko siya niluto. So, tikman natin. Sobrang garlicky niya. Masarap to sa suka, guys. Pero kahit walang suka, kung di kayo mahilig, pero kasi partner ko talaga sa mga longganisa or tocino tong suka. So, pero now, para sa akin noon, masarap siya. Latanga, oh. Kaya na yan. So, tikman mo natin yung kanilang embutido. Ayan. Pansin ko, meron siyang sausage tsaka egg. So, talagang embutidong embutido. So, kainan natin yung embutido niya. Eh, kung trio. I-trio natin siya. Ayan, meron pa akong embutido. Samahan natin ang sama natin yung tocino embutido longganisa. O yan, pang malakasan. Ayan. Ayan o. Tiglag pa. Harap. Guys, hindi lang tuguto, maha. Legit, legit siya. First time to. Mukbang video. Susunod pang malakas ang mukbang na. For now, dahil ulam siya, so, ubusin na natin. Nakain ko lahat to. Ginagawa mo. Lagay, nagulat ako. Sino mo, boss? Charot lang. So, napansin nyo, naubos ko na yung kanin. So, mukhang alam nyo na ng kaunti ang aking verdict, ha? Pero sasabihin ko sa inyo yung pinaka-verdict ko sa Kitchen Princess products na to. So, ito na ang verdict ni Simple and Clarity. So, guys, ito na yung verdict ko. Unahin ko yung tocino. So, tocino unahin ko. Totoo siya, guys. Kahit konti lang ang ulamin ninyo, na do typical siya sa Pinoy, yung konti, tas mapapalaban ka sa rice, ito yon, ito yung ulam na ganun. Wala tong halong eme. Marami tayong mga nakakain na iba't ibang brands ng tocino. Pero this time, natuwa ako kasi homemade to, and at the same time, napakasarap niya. Second, itong longganisa naman. Itong longganisa, kung titingnan nyo, parang ordinary, yung katulad ng iba, ay parehas lang ata yung iba na skinless. Hindi. Sobrang garlicky niya, at the same time, every bite, malasang malasa. And talagang, ito yung masarap agahan. Kahit nga hindi agahan eh. Kasi tayo yung mga Pinoy, yung mga ganito, anytime, pwede natin siya ulamin. And last but not the least, yung embutido. Ako, to be honest guys, hindi po ako mahilig sa embutido dahil po sa pasas. For the record. Pero, itong embutido na to, may pasas din naman siya, I can say. Pero yung lasa niya, as in, hindi siya nakakaumay. Partida, hindi ko siya nilagyan ng ketchup. Kasi, pag kumakain ako ng embutido, if medyo bet ko siya, nalagyan ko siya ng ketchup. Pero ito, hindi ko na kinailangan ng ketchup. And, to be honest, sa tatlong to, ito yung pinakagusto ko talaga. Yung embutido. Though, masasarap silang lahat. Pero, para sa akin,
parang, in fairness, naiba ngayon sa Simpleng Clary, ha? Bet ko yung embutido nila. Pero guys, isahisahin ko pala yung kanilang mga products. Guys, ito pala yung mga prices ng mga products ng Kitchen Princess QA. Napaka-affordable lang. And nakausap ko yung isa sa may-ari din. Actually, it's a family business. Ang nakakatuwa pa dito, guys, nag-start sila ng 2018, if I'm not mistaken. And kagaya na sinabi ko kanina, family-owned business ito. And at the same time, nag-start lang sila ng 10 orders per week. Tapos hanggang siya dumami ng dumami ng dumami. Na pala, ang Kitchen Princess QA are open for resellers. Pero you can contact them. Mamaya, i-detail ko kung paano sila makakontakt for further details. Pero mabalik tayo dito. Kagaya ng sinabi ko kanina, napaka-affordable ng prices ng Kitchen Princess QA. Guys, kung naghahanap kayo ng mga mabilis i-prepare na ulam, and at the same time, yung mga cravings ninyo na pang-breakfast, na may fried rice, plus tocino, longganisa, and embutido, anytime pwede nyo siyang ma-order sa Kitchen Princess QA. So, pwede nyo silang kontakin or i-DM sa kanilang Instagram and Facebook page account. At the same time, pwede nyo silang kontakin and sa 500-929-59. So, anytime, pwede na kayong umorder sa kanila. And natuwa lang ako nang nakausap ko yung isa sa owner kasi napaka-warm ng pagtanggap niya. And at the same time, napaka-approachable. So, pag umorder kayo, sila lang din yung makakausap ninyo. Para kay Simpleng Clary, sobrang okay na okay itong kitchenprincess.qa. So, medyo iba lang yung content ngayon kasi medyo may cooking tayong chef-chef ko no lang. Pero lahat naman tayo pwedeng maluto yon. And at the same time, para lang din ma-share ko sa inyo yung way ko ng pagluluto. Kasi napaka-fragile niya. Pag konting mali, baka masunog. Sayang naman, di ba? And napaka-affordable nung prices nila. Doon talaga ako natutuwa eh. So, nga pala, salamat pala sa lahat at hindi ako magsasawang magsalamat sa inyo lahat. Kung baguhang subscriber ka lang, ako po si Simpleng Clary.